Tinuturing na bayani ng Bulacan ng limang rescuer na nasawi sa gitna po ng pagre-responde nung kasagsaga ng pananalasa ni Super Bagyong Karding. Pero bagong trahedya, nakapag-update pa sa Facebook Live ang mga biktima. Nasa front line balitang iyan si Mon Gualvez. Sa Tawoyan kami i-dispatch sa San Miguel. Bayan ng San Miguel. Standby na kami doon sa San Miguel, Bulacan. See you. Ito ang huling Facebook Live ni George Agustin. Isa siya sa limang rescuer na nasawi sa San Miguel, Bulacan sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Karding. Kuha niya yan noong bandang alas 4 ng hapon, araw ng Linggo, bago humagupit ang bagyo. Kasama ni George sa biyaheng yan, sina Gerson Resurrection, Troy Justin Agustin, Narciso Calayag Jr. at Marby Bartolome. Rescue yan ah. Rescue yan, di ba? Bandang alas 3:30 ng madaling araw kahapon, napansin ng ilang residente ang bangka ng mga rescuer na nakaipit sa ginagawang tulay sa bayan. Sinubukan nila itong iangat pero napakalakas daw ng pressure ng tubig. Ihigupin yan ha? Pitong tao ang kinailangang magtulong-tulong para mahango ang isa sa mga rescuer na naipit at mahigpit ang kapit sa bangka. Yun nga lang, wala na siyang buhay. Kinaumagaan na nakita ang apat na iba pa na napadpad naman sa iba't ibang lugar, hindi kalayuan sa kanilang rescue boat. Isa rito si Narciso o Ona sa kanyang mga kabaro. Mula siya sa pamilya ng mga uniform personnel gaya ng polis at bumbero. Kwento ng kanyang kapatid, 2 taon nang bahagi ng provincial rescue team si Ona, pero bilang isang volunteer. Umaasa raw si Ona na magiging full-time job niya ang pagiging rescuer. Wala po siyang iniisip ngayon na sweldo o anak, benepisyo. Talaga po ngayon sa kanya ay pagtulong lamang po. Kung tutusin po, dapat po pwede na siyang umuwi nung araw na yon. Dahil bagyo po, pero mas pinili po niya sumama sa rescue operation. Dahil mas marami daw po taong nangangailangan doon. Hindi naman malaman ni Mina, misis ng nasawing rescuer na si Marby, kung paano sasalubungin ng kaarawan sa Webes. Anniversary din nilang mag-asawa sa October 6, habang sa susunod na Sabado naman ang kaarawan ng namatay na mister. Mahirap po mag-isa, lalo na yung dalawa. Bata pa po, maliit pa po yung dalawa kong anak. Isang 2 years old po, isang 8 months. Sana hindi ko na lang pinapasok yung asawa ko nung araw na yun. Sana umuwi, kasi ang pasok niya 8 a.m. to 8 p.m. So extend na lang sila nung gabi. Ang mga kasama naman ni Ona at Marby, walang ibang bukang bibig kundi panghinayang. Sabi ko nga, tanong ko bakit yung hindi mga masasamang tao ang nakakuha, bakit sila pa mga tagasagip ng buhay. No? Pag sila talagang dedicated sila sa kanilang gawain, sa kanilang trabaho. Kasabay ng pagluluksa ng buong Bulacan PDRRMO, naka-half-mast na rin ngayon ang Watawat ng Pilipinas sa May Kapitolyo. Kilalang catch basin o bagsakan ng tubig ang maraming bayan dito sa Bulacan. Kaya naman ganoon na lamang daw katindi yung mga ginagawang trainings ng mga rescuers ng probinsya. Ibig sabihin, lahat ng mga dinedeploy sa mga sakuna, bihasana kumbaga sa mga rescue operations. Pero aminado sila na ibang usapan na kapag aksidente raw ang nangyari. Nauna ng nangako ng pinansyal na tulong ang provincial government ng Bulacan sa mga naulila ng 5 rescuer. Sasagutin na rin ito ang burol at pagpapalibing sa mga biktima. At sa darating na Biyernes, nakatakdang bigyan ng mataas na pagkilala ng provincial government sina George, Gerson, Troy, Ona at Marby. Kasunod naman ng nangyaring baha sa probinsya dahil sa Bagyong Karding, ipinatigil ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang lahat ng uri ng quarrying sa lalawigan. Yan ay bilang tugon daw sa lumalalang sitwasyon ng mga kabundukan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5!